napakagandang balita na naman para sa lahat ng mga Pilipino. Kayo ba ay isa sa nagtatrabaho sa Pilipinas? Good news ito para sa inyong lahat dahil epektibo at sisimulan na itong ipatupad. Habang si Pangulong Duterte ay may gustong pirmahan bago bumaba sa pwesto, na siguradong ikatutuwa ng lahat ng nagtatrabaho. Ano ang ibig sabihin ng mahal na Pangulo sa kanyang pahayag? Alamin ang buong detalye at panoorin ang buong video. ₱750 na minimum wage sa buong Pilipinas. Yan ang napakagandang inanunsyo ni Pangulong Duterte sa Malacañang. Gusto ng mahal na Pangulo na pag-iwan ng legasiya sa Pilipinas bago bumaba sa kanyang pwesto bilang pagkapangulo ng bansa. Gagawin muna ni Pangulong Duterte na pirmahan ang ₱750 na arawang sahod sa mga manggagawa sa buong bansa. Minamadali na nga ni Pangulong Duterte ang Regional Wage Board upang agarang trabahuhin ang gusto niyang ipanukala sa buong Pilipinas. Habang may dala naman na good news para sa lahat na manggagawa sa buong Pilipinas. Simula na kasi ang taas pasahod na ipatupad. Epektibo nga ang taas pasahod sa mga manggagawa para sa pribado at pangpublikong sektor sa piling rehiyon sa Pilipinas. Ibig sabihin lang nito, matatanggap na ng lahat ng mga minimum wage earners sa Metro Manila at Western Visayas Region ang inaprubhang dagdag sahod sa mga manggagawa. Kaya mula ₱537 na kinikita ng mga minimum wage earner kada araw, magiging ₱570 na itong kikitain nila sa Metro Manila. Habang sisimulan na rin ipatupad sa Region 6, ang pagtaas ng nasa ₱55 hanggang ₱110 sa sahod na mga magtatrabaho sa Western Visayas. Narito naman ang inaasahang susunod na mag-aanunsyo na rehiyon na magpapatupad ng taas pasahod sa susunod na araw. Mula sa Region 1 o Ilocos Region, ang dating aumento sa sahod na ₱342 kada araw, magiging ₱372 hanggang ₱400 na ang arawang matatanggap na manggagawa sa rehiyong ito. Sa Region 2 o Cagayan Valley Region naman, ₱50 hanggang ₱70 ang wage increase na ibibigay sa manggagawa sa rehiyon. Kaya asahang magiging ₱400 hanggang ₱420 ang arawang marireceive ng mga nagtatrabaho dito. Mula naman sa Region 4A o Calabarzon, aprobado na rin ang aumento sa sahod na inaasahang ₱42 hanggang ₱90 ang inaasahang magiging ₱390 hanggang ₱470 ang arawang matatanggap na manggagawa dito. Habang sa Region 4B o Bimaropa, ₱45 ang idadagdag sa mga manggagawa at inaasahang ₱355 ang arawang matatanggap nila sa pagtatrabaho. Samantalang sa Region 5 o Bicol Region naman, ₱35 ang pinirmahan na dagdag sa arawang sahod para sa manggagawa rito. Asahang magtataas muli ang taas pasahod sa Region 5 at inaasahang mangyayari ito sa buwan ng Disyembre. Sa Davao Region naman o Region 11, ₱47 ang madadagdag sa minimum wage earner sa mga manggagawa rito. Sa Sacsayhuaman naman o Region 12, ₱32 ang idinagdag na inaprubhang wage increase kaya ₱386 na ang inaasahang arawang susweldohin ng mga nagtatrabaho rito. Sa Region 13 o Caraga Region naman, ₱30 ang inaprubhan na daily minimum wage dahil dyan magiging ₱350 na ang matatanggap ng arawang sweldo rito. Wala pang ang anunsyo sa ibang rehiyon kung ano at magkano ang inaprubhang dagdag sahod ng kanika nilang mga manggagawa. Asahang umano na sa susunod na linggo ay ipapatupad na rin ang taas pasahod sa mga nabanggit na rehiyon kasabay ng pagsisimula na pagpapatupad ng Metro Manila at Western Visayas ng aumento sa sahod. Sana nga ay matrabaho na agad ng National Wage Board ng iba't ibang rehiyon ang ₱750 na national minimum wage para sa lahat ng manggagawa sa buong bansa. Ano ang iyong reaksyon sa bagong gustong ipanukala ni Pangulong Rodrigo Duterte bago bumaba sa pwesto? Ikomento sa baba ang iyong saloob.